Ngumiti po kayo sa inyong katabi. Ngitian niyo po sila. By God's grace, love, and mercy, thank you so much for the goodness of God. Sa ating pong mga kapatid, mga kapatiran, kapo ka manggagawa, lingkod ng Diyos, na ating pong kapiling na naka-online, good morning po. Magandang maganda kayo sa umagang ito. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa pong kagalakan muli na binigyan tayo ng Diyos ng panibagong lakas at sigla, na muli tayong magkatipon upang sumamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. In that sense, we're so grateful na kayo po ay narito. Nabati niyo na po ba ang inyong mga katabi? Kaway-kaway lang po dyan sa inyo pong katabi. Nasa taas. Hello, mga kapatid na nasa ating pong balcony. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang Diyos. Tayo po yung muling tumayo. Kung meron po kayong dalang Biblia, makibukas po kayo sa akin, dyan po sa aklat po ng Romans chapter 5, aklat po ng Roma, kabanatang 5, mula po sa talatang 6 hanggang talatang 8. Romans chapter 5, starting from verse 6 to 8. Nandyan na po ba kayo? Nandiyan po sa ating screen ang nilalaman po ng mga talata pong yan. Pwede po nating sama-samang basahin. Nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Bihira ang taong mag-aalay ng kanyang buhay para isang taong matuwid. Bagamat maaring mayroong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang buhay na salita na ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Tayo po ay muling magpasalamat, manalangin. As we focus our attention on the cross behind me, tingnan niyo po yung cross na nasa likuran ko po. Malaki po yan. Ano pong dahilan kung bakit may ganyan? Shall we all pray and ask God's directions and empowerment as we listen to His voice through His message? Hallelujah. Glory be to God. Glory be to Jesus. O Diyos, aming Ama, aming Tatay na napakabait sa buhay namin. Yes, indeed, Lord, we believe that You're a good God, a kind one, full of mercy, full of forgiveness, full of hope. Salamat po, O Diyos. Napakabuti mo sa amin. Sa kabila po, O Diyos, ng aming pong pagkukulang, kasalanan na gawa, kahinaan, sa kabila po, Panginoon, kumisan na aming pong pagkalimot, O Lord, sa mga bagay na may kinalaman po sa Iyo. Sa kabila po ng aming kuminsang paglayo sa layunin mo, nandyan ka pa rin. Ang kadakilaan mo, O Diyos, ay napakalawak, napakadakila. You're still reminding us, O God, of what life is all about and Your purpose, why You came here, O Lord, to sacrifice Yourself, Lord Jesus, to die on the cross for our sake. Ama, narito pong ibang lingkod, gamitin mo po bilang daluyan ng pagpapala. Sa aming pong pagbubulay ng salita, i-bless mo po kaming lahat, O Diyos. Itama mo, Panginoon, layunin ang aming pong puso. Lord, yakapin mo kami ng iyong presensya. Abutin mo ang aming mga kalagayan. Tugunin mo ang aming mga pangailangan. Bigyan mo ng tugon ang aming mga suliranin, O Diyos. At Lord, ibuhos mong nilaang biyaya sa aming kalagitnaan na iyong pong inihanda sa araw na ito na aming pong dapat tanggapin. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Bigyan mo kami ng kalakasan at tagumpay din naman para po lamang sa iyong kalulatian. Salamat po. Ito po ang aming dalangin, kalaki pang aming taus-pusong pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Makakapuan na po kayo muli in the presence of our mighty God. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon, the cross of Christ proves our value. The cross of Christ. Malapit na po ang celebration na mamana ng palate patungkol sa banal na linggo
Holy Week, ika nga. Alam natin ang dahilan kung bakit. At kung lumalabo ang katotohanan patungkol dun sa katotohanan kung bakit natin pinagdiriwang, inaalala ang bagay na yan, ay nais po ng Diyos muling sariwain sa isip at kalooban nating lahat ang dahilan. Does someone ask you this question? May nagtanong po ba sa inyo na ganitong tanong? Magkano ka ba? Ano ang iyong halaga? Meron po ba kayo nadinig na gano'ng kausap nyo? Magkano ka ba? Bibiling kita. How much is your cost? What is your worth? Ito pong tanong na ito, napakahalaga po kung ating pong tatanawin kung anong dahilan kung bakit tayo may buhay. What is your value? What is your cost? What is your worth? Kung Englishin ko po yung tanong ko, what is your cost? And what is your worth? Bagamat pareho ang dating, pero magkakaiba po ang kahulugan nun. Magkano ka ba? Doon sa ano ba ang iyong halaga? Pag sinabing magkano, yung salitang cost o magkano, it is the amount of money it takes to complete a purchase. Halimbawa, pag kayo pupunta po sa tindahan o kaya sa isang shopping mall, may bibiling kayo, tinatanong magkano ba ito? Tiyak ang konteksto pag ganyo binanggit yon ay may kinalaman po doon sa tag price. Amen po ba? Presyo. Kung magkano kalaking halaga o magkano laking perang itatrust out mo para ma-purchase mo o mabili mo yung bagay na yun. Yun po tinutukoy kapag magkano ka ba. Pero kapag nag-isapan po natin yung salitang worth, worth, yung halaga, is the usefulness of the object. Ito po'y tumutukoy hindi po doon sa presyo, kundi doon sa bakit mo gustong bilhin ang bagay na yun. Kasi siguro, kailangan mong gamitin. Dapat may pakinabang. Di po ba? Hello. Naalala ko yung joke na yung Pinoyhenyo. Bagay? Hindi. Tao? Hindi. Gamit? Oo. Sa loob ng bahay? Oo. Sa loob ng kusina? Oo. Ang ginagamit pang luto? Oo. Panghiwa? Oo. Matalas pa? Oo. Pass. Pag bumili kayo ng kutsilyo, at sagot po ng kutsilyo, kutsilyo, at ginamit niyo po, hiwa kayo ng hiwa, wala kayong mahiwa, ano pong ibig sabihin nun? Walang saysay at walang halaga ang iyong nabili, kahit gano'y ang kalak, gano'y ang kamahal. So sometimes we believe that life is all about cost. Pero nagkakamali po tayo doon. We got to look at life in its worth and its value. Worth when it does its job, di po ba? Ito po'y tumutukoy sa mahabang pakinabang na ating makukuha kapag taglay natin ang bagay na ating hinangad na makamit. Ang justification for paying a certain cost is usually determined on the basis of the personal worth that accompanies the purchase. Bakit mo binili? Kasi kailangan mo at mahalaga para sa iyo. Worth when it does its job. Sabi ko nga, gano'ng mang kalakaya kamahal ang pagbili mo, pero hindi ito naging makabuluhan at naging makapakinabang, kaya mo binili, it doesn't worth a lot. It worth nothing. It costs none. Sa palagay mo, ang tanong ay ganito, how much do you think you are worth? Your worth. Gano'n ba kahalaga ka kung bibilhin kita? Siguro naman, di ba? Depende yan, Pastor. Ang apelido ko kasi ay medyo unique. At ang dugo ko ay medyo royal. Kaya iba presyo ko. Di ba? Kapag kayo po ay medyo salat sa ng bagay, pag kayo kinidnap, walang magagawa, wala pong mapapala ang mangingidnap sa inyo. Daba po ba? Pero kapag kayo mayaman, bilyonaryo, ay tipak-tipak po ang mangingidnap sa inyo. Because you're worth so much. When we talk about ransom, when we talk about money. Pero naging paman, ang tanong is, sa palagay mo, how much do you think you're worth? Magkano sa tingin mo ang halaga mo? It's the most compelling, preoccupying questions we measure ourselves by every day. Dapat,
sinusukat natin yung ating buhay, hindi po doon sa cost, kundi doon sa worth nito, sa salitang value of it. Yan. I'm not talking about our net worth. Hindi ko po tumutukoy. Hindi ko tungkol sa dami ng ating pera, asset, real estate, properties, trophies, medals, diploma, careers, at status. Ang tunay na kahalagahan ng buhay natin. Kasi madalas yun ang pinagmamayabang ng tao sa mundo. Mahalaga ka ba? Mahalaga yan kasi medyo may pakinabang tayo sa kanya sa punto na ito pong bagay na ito. Mayaman yan, may asset yan, may property yan, may trophies yan, may medals yan, may diploma yan, may career yan, at may status yan. Buti na lang, kagandahan po nito, pag tumintay sa cross, hindi ganun tinignan ng Diyos ang buhay at kalagay at pagpapahalaga sa atin. Amen. Hindi po tinignan ng Diyos, mayaman ba ito para iligtas ka? Hindi po tinignan ng Panginoon, marunong ba ito para iligtas tayo? Tinignan tayo ng Diyos kung paano tayo nilikha niya na may pagpapahalaga. Ang tawag doon, values. Value. Hallelujah. Pag sinabing value, mahalaga, as in the degree to which we feel valued by others, kung paano tayo pinahalagahan ng iba, and valuable in purpose, mahalaga sa layunin, tawag doon antas ng pagpapahalaga. Nais ko pong bigyan pansin ito muna para maintindihan natin kung bakit ba may krus ni Kristo. Why do we believe in the cross of Christ? Why do we give importance on the cross of Christ? Alam niyo pa, nais ng Panginoon maintindihan natin ito eh. Nang pinakadahilan kung bakit siya namatay sa krus, dahil sa binayaran niya tayong lahat. Jesus paid the penalty of our sins. Pag sinabing paid, binayaran. It cost something for us to be saved. Hindi po biro. Kapag ka bibili kayo ng mahalagang bagay, meron pong dahilan kung bakit gusto niyong bilhin yun. May dalawang paraan para malaman ang halaga ng isang bagay sa iyong buhay. There are two ways to know the value of something in your life. Una, ano ang nakalaan at ihanda mong pambayad para mapasa iyo ang bagay na iyon? Ulitin ko. Una, ano ang nakalaan at handa mong ibayad para mapasa iyo ang bagay na iyon? Kung handa kang ibayad ang lahat-lahat ng kayamanan mo sa mundo, ibig sabihin, mahalaga yung gusto mong bilhin. Nakakaintindihan po tayo? Di po ba? Pero pagkakusing lang yan, ay ibig sabihin ay, nako, hindi masyadong mahalaga yun. Kaya titignan natin, how much we value God, it always equates with what? With how we spend our money. The more we spend our money for the work of the Lord, for God's cause, whether that's concern our families, our ministry, or whatever it is, mahalaga yun. Ganun ang pagpapahalaga natin, di po ba? Pero if you spend less about something that pertains to God, may kinalaman sa Diyos, nagpapatunay lang na hindi siya gano'ng kahalaga sa buhay natin. Yun po yun. Pati yung lakas, when you spend not much of your energy doing God's work, hindi gano'ng kahalaga ang Lord. Pero you will spend all your energy. Ang sabi nga ng Bible, in everything you do, do it for the glory of God. Hindi ko naman sinasabi pag sinabing gawain ng Diyos, lagi kang nasa church. Kasi everything you do, whether at home, at works, or in the church, whether that concern the ministry, whether it concern the family concern, or whatever it is, pag ginawa mo at nasa isip mo para sa Diyos, ibig sabihin yun, ginagawa mong lahat para kay Lord. Ang lakas mo binibigay mo sa Kanya. Kakaintindihan po ba tayo doon? Yung pong ibig sabihin, in everything you do, do it for the glory of God. Kasi everything that we do that pleases the Lord is a form of worship. Ano mang ginagawa natin na nagbibigay kaluguran sa Diyos, ay forma po ito ng pagsamba sa Kanya. Kung naglalaba ka, pwede ka sumasamba. Kasi you're giving word to God. Binibigyan mo ng value ang Diyos. Panginoon, salamat po. Pinupuri kita at pinasalamatan. May lakas ako para maglaba. Nabanlawan ko na. Panginoon, samahan mo ako magsampay. Sasamahan ka ng Diyos eh. Bibigyan ka ng kalakasan at tagumpay para magampanan mo yung iyong tinagawa o tungkulin sa buong maghapong ito. At salamat po sa Panginoon sa biyaya niyan.
So nagpapatunay po, una, ang nakalaan at tanda mong ibayad para mapasa iyo ang bagay na iyon, ibig sabihin, mahalaga ito sa iyo. Handa kang ibayad, ibigay, ilaan ang malaking halaga, maging ang iyong buhay, ilalaan mo kasi importanteng makamit ang bagay na iyon. Hindi man po ba? Hallelujah. Ang sabi po doon sa Romans 5:6-8, buli natin balikan ang ating pong talatang binasa kung paano tayo pinangalagahan ni Jesus, ng Diyos. Basahin natin muli. Himayin niyo po ang talatang yan. Ang sabi rito, nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan. Sino nga bang may kakayahan? Wala. Kaya wala tayong magpagmamalaki sa Diyos eh. Ang kayamanan natin, di natin pwede pagmalaki sa Diyos. Yung karunungan natin, di natin pwede pagmalaki sa Diyos. Yung ating status sa mundo, kasikatan sa mundo, di natin pwede pagmalaki yan. Sa mundo, sa kapwa natin, pwede pa. At yan nga po yung ating pinagmamalaki. Social media, sa internet, yung ating pong achievement sa mundo. But without God, wala tayong magagawa. Dapat natin kikilalanin, lagi ang Diyos pa rin ang dahilan kung bakit tayo nandito at kung bakit tayo may tagumpay sa buhay. Ito po sabi dito, nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga makasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Bakit daw namatay ang Panginoon? Ano sabi rito? Para sa ating makasalanan na walang kakayahang magligtas ng buhay. Tunin natin. Bihira ang taong mag-aalin ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid. Oo nga naman. Bagamat maaring mayroong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao. Siguro naman, may kaibigan kayo. You will sacrifice yourself for the sake of your friend, di po ba? Parang mag-asawa, ma, dito ka sa tabi ko. Bakit? May dadaan truck. Iingatan kita. Hindi na daw ganun. Ma, mauna ka nang tumawid. Bakit may parating na truck? Hintay mo na lang pag nakatawid ka na. Ganun po ba ang dahilan? Minsan may mga ganun po. Mag-asawa, magkaibigan, they're just good when the atmospheres are good, but they're not in good fellowship when the issues and sometimes problems arises. Pero si Lord hindi. Ang sabi po rito, tingnan niyo po, kailan binigay ng Diyos ang kanyang buhay alang-alang sa atin? Nung tayo mababait, nung tayo marunong, tayo magaling, tayo matuwid? Hindi po. Ang sabi po rito, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Kailan daw namatay si Jesus? Nung tayo mga makasalanan pa. Alam niyo, mabuti ang Diyos kahit hindi mo iniisip ang kabutihan ng Diyos. Di po ba? Kaya ngayon, biyaya ng Panginoon, sagana sa lahat eh. Uulan yan kung gusto mong umulan. Mag-pray ka man o hindi. Papatakan ka na lang. Sisikat ang araw kahit di mo pansinin ng Diyos. Kakain ka sa umaga kahit hindi ka mag-pray. Pero nakalungkot naman, nakalimutan natin na tayong lahat isiniling sa mundong ito na walang dala, hubot-hubad. Ang buhay hindi galing sa atin. Hiram lang sa Diyos ang ating buhay. At sa kanyang mga kamay, nakasalalay ang lahat. Even our families, our homes, galing sa Diyos. Even our knowledge and understanding, galing sa Diyos. Ang malungkot niyan, ang Diyos na nagbigay sa atin ng talino at kakayahan ng umunawa sa lahat ng bagay, nakakalimutan pa natin kahalagahan ng Diyos. At kuminsan, sa bagong henerasyon ngayon, dumarami daw ang bilang ng mga young people na hindi naniniwala sa may Diyos. They question the reality and the existence of God. They no longer concerned about holiness. Ang Biblia sa kanila, isang aklat na lang at hindi banal na kasulatan. At ang problema niyan, marami ding naniniwala sa bagay na at kuminsan, mananampalataya, natatangay pa na maling aral ng mundong ito. Why? Because we seldom read God's scripture. We seldom embrace the message of God. We seldom give moments and time and importance meditating on God's word. Yun po ang problema. Pangalawa, doon sa dalawang dahilan, dalawang paraan para malaman ang halaga ng isang bagay sa ating buhay. Pangalawa, sino nagmamay-ari ng bagay na yon? Bakit mahalaga? Sino ba nagmamay-ari niyan? Ang sabi ng Bible, 1 Corinthians 7:23, you have been bought and paid for by Christ, so you belong to Him. Ano sa Tagalog? Nabili na at bayad na kayo. Huwag na kayong paalipin sa mga tao nito. Ibig sabihin, God spent something just to pay the penalty of our sin.
Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, bayad na daw, bayad na. May nagbayad. Kaya yung sakripisyo ni Jesus nangyari kasi para bayaran yung kasalanan. Why? Because the penalty of sin is death. Ano sabi ng Bible? For the wages of sin is death. All have sinned. Ang sabi ng Romans 3:23, lahat daw ay nagkasala. Tingnan nyo katabi nyo. Pastor, mukha naman anghel siya. Kahit mukha ang anghel niya, makasalanan yan. Anong sabi ng Biblia? Walang matuwid. Wala ni isa. Tingnan nyo po si Pastor June. Ako po'y makasalanan. Katulad nating lahat. By God's grace lang po, love and mercy and forgiveness, kung bakit ako nakatayo at nagpapastor. Sa totoo lang, wala ho ni isa sa atin ang may karapatang magpurit, sumamba sa Diyos, because all of us miss the point of God's righteousness. We fail to reach out the holiness of God. Nakalimutan, hindi natin kayang abutin ang kabanalan ng Diyos. Yun po yun. We fail the expectations of God. Ano sabi po rito? Ano nangyari? Ang sabi ng banal na kasulatan, nung pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, pumasok ang kamatayan. At dahil lahat ay nagkasala, kaya lahat ay mamamatay. At ang kamatayan pong binabanggit ng Bible, hindi lang pisikal. Kasi ang pagkatao natin, binubuo ng kaluluwa, espiritu at laman. Ang laman, babalik lang sa alabok yan. Galing sa alabok yan eh. At wala namang inilibing, hindi bumalik doon. Tayong lahat, kahit ikuskusin nyo yung, alay ko madalas nyo nasabi, pagka funeral service eh, kayurin nyo po yung inyong braso, may lalabas dyan. Kahit bago kayong paligo. Ang tawag dyan, laybag. Hindi po. Dead cell ng katawan ng tao. Dead cell. And dead cell, it contains what? The elements of the soil and the elements of the body are the same. Ayon sa science, hindi po pwedeng pasubalian yan. Hindi po pwedeng i-deny yan. Kaya bakit? Tayo'y lupa lamang mula sa alabok, nagmula at babalik din naman sa alabok. Ayan. Meron ba kayong naamoy lupa? Alam mo, sabi ni ba, amoy lupa ka. Hindi nila alam, lahat tayo galing sa lupa. O, bakit yung mga matatanda lang ba amoy lupa? Hindi. Kahit ikaw, kahit yung bata, amoy lupa yan. Pinapaganda lang natin, pinabango, pinapaliguan. Huwag kayong maligo. Huwag kayong magpabango. Anong amoy nyo? De, joke lang po. Ang sabi po dito, tayo sa Diyos. Siya ang nagmamay-ari ng buhay natin. Bakit mahalaga? Kasi nagmamay-ari, Diyos na mahalaga. Amen. At binayaran ito ni Jesus sa kanyang sariling buhay. Bakit na binayaran? Ba't kailangan bayaran? Kasi nga ganito po eh. Ito po istoryan niyan. Isang kwentuhan ko kayo. Ang tao kasi nagkasala. Ayan. Pinagkatiwalaan ng Diyos, mag-manage ng lahat ng bagay. Okay. Kung babalikan natin yung Book of Genesis, lahat. Sabi nga, nakakita nilang Diyos, nakakausap nilang pang, nakukuhulayong ni Adan ang Diyos, no? Yan. Tapos meron siyang inutos doon. Doon sa hardin, ang sabi ng Panginoon, may dalawang puno diyan. Puno ng righteousness at puno ng kaalaman ng good and bad. Ang sabi ng Panginoon, ganito, makakain mo ang lahat ng bungang kahoy maliban doon sa puno na binagbabawal ko. Ang tanong ko sa Panginoon, Panginoon, bakit hindi naman niya kinuha yung bubunga ng puno ng righteousness? Kasi may dalawang puno dun eh. Di nyo ba ang pansin? Dalawang puno dun. Ba't niya pinansin yung puno na nagbibigay ng kaalaman at ng mabuti at masama? Yung pagsuway ang naisip niya. Ganyang karunong, ganyang katalino ang tao eh. Sa sobrang talino, mas gusto nilang sumuway sa Diyos. Di po ba? Meron po ba kayong kilalang napakatalino? Hindi na tumatanggap ng katwirang banal na katwiran ng Diyos. Marami yan sa panahong ito. Ano sabi ng Biblia? Darating po ang araw, huling sandali, sabi ni Pablo kay Timoteo, hindi na nila pakikinggan ang tamang araw at mangangarap nila sa mga mag-aaral at magtuturo sa kanila na mga bagay lamang na gusto nilang madinig. Alam niyo po ba, ang karunungan ng tao ngayon, it always doubled in figures every turn of the decade. Every 10 years, dumodoble po ang karunungan ng tao. Di po ba? Dati po, ang television, apat na paa. At may aparador. Parang binubuksan. Di ba?
Nabuksan. Ngayon po, dinidikit na sa dingding. At kung minsan darating araw, tinitiklop na lang yan. Nirorolyo. Hindi po malayong mangyari yun. Hindi po malayong mangyari. Sino ba mag-aakala na ang television ngayon, yung makakausap mo na yung nasa abroad, nas mabilis pa kaysa kausapin mo taga Valenzuela. Di ba? Pag nag-internet ko, oy, asa ka ba? Nasa UK. Talaga. Di po ba? Noon, hindi natin maasahan mangyayari yun. Eh noon nga, para magpasend ka, kailan mo ng telegrama. Alam niyo yung telegrama, hindi alam na mga young people yan. Telegrama. Mahal yung mag-telegrama. Mag-telegrama ka nga doon sa kamag-anak natin. Bakit? Kasi patay na si Lola. Ang telegrama niya, Lola patay, ikaw uwi. Ganun ang message kasi mahal yun. Mahal yun. Magkano, kada letra, mahal po yun. O, di ba, ganun? O, hindi ngayon pwedeng, ikaw mag-text, saan ka na? How you? Me? Fine. Text na ngayon yun. Ang daling tumagon. Doon po, bago niyo matanggap yung mensahe, it takes days and sometimes months kapag kasulat yan. Ngayon po, sino ba mag-akala ganito po ang panahon? Ang problema niyan, dumudunog ang tao pero lumalayo yung kanilang kalooban at kaisipan sa pagpapahalaga at pag-unawa sa kabutihan ng Diyos sa buhay nila. At salamat lang sa Panginoon kung bakit tayo nandito, sapagkat binigyan natin halaga ang Diyos sa buhay natin. Kinila natin na siya mahalaga, siyang may-ari ng buhay. Ano pong nangyari? Ito po, dahil sa pagkakasala, sa pagsubay sa Diyos, may sumpa. Always be reminded, kapag sumunod ka sa Panginoon, sasamahan ka ng biyaya. Pagka sumuway ka, sasamahan ka ng sumpa. Ganun lang naman equation ng Diyos eh. If you want to be blessed by God, do everything He wants to us to do. Follow His command. Once we obey the Lord, be blessed ka niya. Pag nag-disobey ka, may kaparusahan yun. May consequence yun. Hindi po pwedeng hindi. Bakit? Kasi Diyos ng katwiran at Diyos ng kabanalan. Hindi po pwedeng ilayo yung katangian ng Diyos sa kanyang pagmamahal dun sa kabunitian at kabanalan niya. At pag nagsabi, bakit ang Diyos mabuti nga, mapagmahal, bakit naglagay pa ng impyerno? Kasi kung hindi niya gagawin, hindi siya mabuti. Hindi siya righteous, hindi siya just. Kasi God is a God of justice. God is holiness. God is a God of salvation. And God is a God of judgment din. So binabalansin ng Diyos ang kanyang pagiging Diyos. At sa punto na yan, ano pong dahilan? Dahil ang tao nagkulang, nagkasala, nagkamali, may sumpa. At ang sumpa, ang sabi ng Bible, lahil nakasala at walang matuwid, wala na isa, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, mayroong pagkarugtong yun, Matthew 6:23, subalit, ang biyaya ng Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo, may buhay na walang gana, sino mang nanalig sa Kanya. Amen. All have sinned come short of the glory of God. But in that sense, God showed His love toward us. In that while we were yet sinners, Christ died for us. Sabi ng Romans chapter 5 verse 8. Bagamat tayong mga kasalanan pa, namatay si Kristo alang-alang sa atin. So may nagbayad ng penalty. Ano yon? Sino yon? Ang Panginoong Jesus. Yon. So di po ba? Napakagandang makita. So proves, the cross of Christ proves our value. Kung titignan ko po yung cross na ito, nagpapatunay po ito ng pagpapahalaga ng Diyos sa ating lahat. Pagpapahalaga ng Diyos sa ating lahat. Nobody has ever paid a greater ransom than God paid for us. We are acceptable and we are valuable to Him. We are worth saving because God loves us. Tayo po'y karapat-dapat ng iligtas. Bakit? Mahal kasi niya tayo at ayaw niya tayong mapahamak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus. Ang sabi po rito sa 1 John chapter 4, verse 9 to 11, this is how God showed His love among us. Ito daw pinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. He sent His one and only Son, Jesus. Sa Tagalog, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang pagkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Paano daw mababalik yung buhay na nawala sa atin sa pamamagitan ni Jesus? Ano sabi rito? Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya
at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Bakit niya inihandog ang kanyang sarili? Para daw mapatawad ang ating mga kasalanan. Ngayon, ang tanong dano, ano ang dating nito sa iyo, kapatid, at sa akin? May dating ba ito? O wala lang? What is the significance of the cross? Pag-usapan po natin, ano ba ang kahalagahan ng cross? Anong significant ng cross? Sa palagi ko, karamihan sa atin ay nanood ng mga pelikula kung saan ginagamit ang isang krus. Ano yung napapanood natin? Upang itakwil ang kasamaan. Di po ba? O magdala ka ng krus, bakit pupunta tayo sa mansion na yan? Hunted yan. Ang paniniwala ay ang paghawak ng isang maliit na replika ng isang krus ay magbibigay ng proteksyon mula sa pwersa ni Satanas o mula sa mga bampira at iba pa. Yun yung pag-unawa ng ilan. Pero totoo, wala pong kapangyarihan yung krus na yan. Sa totoo lang. Ang iba ay magsusot ng krus sa kanilang liig na parabang ito'y isang maswerteng pendant. Nagkukwintas ng krus. Yan. O kaya nagsasabit ng krus kung saan-saan. O sabit natin yan para, ano daw, protection. Parang agimat. Ika, anting-anting. Yan. O pampaswerte. O nag-aalok ng kaunting halaga o biyaya ng nagsusuot nito. Ang tanong eh, tama ba, totoo ba yun? The truth is, yan. Ngunit walang mahiwaga o magical spell ang dalan yung isang krus na yan. O anumang krus na bit-bit natin. Ang krus ay hindi makapagpapalayas ng kasamaan higit sa anumang bagay na maari nating panghawakan. Isa lamang itong walang buhay at bagay na walang taglay na kapangyarihan. Bakit? Material lang kasi yan. Kahoy yan. Walang buhay. Walang buhay. Maging ang krus na ginamit sa pagpapako kay Jesus, ay walang mahiwagang kapangyarihan dala ito. Marami nag-aanap eh. Asan ba yung krus na pinapakuan ni Jesus? Sino bang magmamayari ng kahoy na baka meron po kayo, chips of that? Alam nyo, meron po nagbibenta niyan dito, kapirasong kahoy. Nakalagay sa bote. Yun daw ay kapirasong tibak ng kahoy dun sa krus na pinagpakuan ni Kristo galing pa sa Israel. Gusto niyo bumili? Sa internet meron. Malaki daw pakinabang yan. Maswerte daw magtaglay niyan. Ang tanong eh, totoo ba yun? Kasi maging yung bagay na yun, okay, ay wala pong saysay. The significance of the cross lies not on the physical being but what it represents. Sikapi ko pong tagalugin. Ang kahalagaan ng krus ay hindi nakasalalay sa pisikal na kalagayan nito, ngunit sa kung ano ang kinatawan o simbolo na ipinapihiwatig nito. Yun yung halaga. Kaya itong krus na ito, walang halaga kung hindi nyo alam kung ang dahilan kung bakit may krus. Replica lang yan o kaya isang picture lang yan. It gives no sense at all. Pero every time we see a cross, ano naisisip nyo? Pag nakakita po yun ng cross, marami niyan sa simenteryo. Di ba? O kaya sa simbahan. Uy, may cross simbahan siguro yun. O simenteryo yan, di po ba? Diba? Yun. Ang kahalagahan po ng cross ay hindi po dun sa pamagitan ng pagkakaroon ng physical na bagay na ito. Kahit itong krus na sa likod ko, walang saysay yan. Kung hindi po ito nagpapaalala sa atin na merong mensaheng dalayan sa buhay natin. Amen. A cross is a symbol of atonement. Ang krus po ay simbolo. Simbolo po ito na, no? Simbolo ng atonement. Pag sinabing atonement, pagbabayad sala. Tawag ba yung Tagalog? Pagbabayad sala. Atonement eh. Pag sinabing atonement, binabayaran ko ang kasalanan mo. So yun ang significance. Una, the significance of the cross, it is a symbol. Simbolo po ito. It is a symbol of atoning death of Jesus. Yung kamatayan ng Panginoon Jesus upang bayaran ang ating kasalanan. Sumasagasig po ito sa pagbabayad salang kamatayan ni Jesus
na namatay para sa ating mga kasalanan at para sa mga kasalanan ng mundo. Pagka nakikita natin ang krus, ito'y nagpapaalala sa atin ng sakripisyong ginawa niya para sa atin. Be reminded of that. Itong mahal na araw, bakit tayo nagse-celebrate ng Holy Week? Inaalala natin ang sakripisyong ginawa ng Panginoon. Kanina inawit natin yung awit na yun. Yung kabutihan ng Panginoon. Inaalala natin kabutihan ng Diyos. The goodness of God. Hallelujah. On the cross, Jesus defeated his enemies and was enthroned as King. Sa krus, tinalo ni Jesus ang kanyang mga kaaway at tinuluklok siya bilang tunay na hari. Sa buong kasaysayan ng sansinukob, hindi ako naniniwala na ang anumang kaganapan ay mahigit na kaganapan na gawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. There is none historical event that could suffice or maglalagpas sa kahalagahan ng kaganapan ng pagsasakripisyo ni Jesus para sa ating lahat. Kaya kung meron mang celebration, hindi Christmas Day, bagamat tungkol sa kapanganakan, hindi naman pwedeng ilayo yun, maliban sa Christmas Day, yung kabatayan ng Panginoong Jesus sa kasaysayan ng mundo. But seldom we think about that. Seldom we think about that. Ang cross po ni Kristo, ang puso ng Kristyanismo. Kaya when we see cross, yung Christian flag, kita na ba yung Christian flag? Ang Christian flag ay blue siya, tapos may white, tapos may cross. Yung po nilalatag namin sa casket ng mga lingkod ng Diyos, pastor, na pag namatay, nilalatagan po namin ng ganyan. Sa amin pong distrito, Christian flag po yun. It signifies what? It signifies Christianity. Christian cross. Cross ni Kristo. Pag sinabing cross ni Kristo, you identify yourself to be a Christian, to be a follower of the Lord. Binibigyan natin na halaga ang kamatayan ng Panginoon. So, cross is a symbol. Pangalawa, cross is an event. Pag nakita natin cross, dapat naalala natin may nangyari talagang katotohanan. Pag sinabing event, pangyayari. Tama po ba? Bakit mahalaga ang cross pag nakikita natin? Kasi may nangyari. May nangyari. Ang sabi, the second and more important significance of the cross, ano sabi dyan? It is in what actually happened when Jesus was hung on it and died for us. On the surface, it seems like a tragic event. Sa panglabas na anyo, parang trahedya yun. Kasi sa mga Hudyo, pagka ikay pinako sa krus, kahihiyan yun. Kahihiyan po sa mga Hudyo yun. Kasi mga kriminal po pinapako sa krus. Pero si Jesus Christ, walang sala. Binitbit niya ang alin. Yung krus na dapat tayong lahat ang bumitbit nito. Inalay niya kanyang sarili para tanggapin ang lahat ng kahihiyan ng mundo noong mga panahon na yun. Kaya on the surface, parang nakakahiya, nakakatakot yung nangyari kay Jesus. Pero sa totoo lang, on the real essence, meron siyang ginawa para sa ating lahat. Isipin po natin yun. Bakit mahalaga ito? Kasi may Panginoon nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Para sa inyo, para sa akin. Cross is an event. Hallelujah. Isang inosente, walang kasalanan, na buhay sa mundong ito. Ang sabi nga ng Bible eh, iniwan niya ang langit, nagkatawang tao. Philippians chapter 2. Nagpakababa hanggang kamatayan sa krus. Tingnan niyo yun. Ang sabi nga ng Romans na binasa natin, may mga tao ang mag-aalay ng kanyang buhay para sa kapakanan ng mabait at mabubuti. Pero para sa mga makasalanan, walang gagawa nun. Wala. Pero bakit ginawa ng Panginoon? Iniwan niya ang karanihan ng langit, nagkatawang tao, namuhay, nangaral ng kaligtasan, may mga pumansin pero maraming tumalikod at hindi naniwala sa kanyang mensahe. Pero gayon pa man, nagpatuloy po ang Panginoon, pangaral, nagpagaling, naghimala sa buhay ng marami, itinayag niya yung mabuting balita ng pagliligtas. May mga tumanggap, oo, pero pinatay nilang tagapagligtas.
The Jews and the world did not accept him. And the problem is, marami din pa rin ngayon, hindi nila tinatanggap ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Life is not about us. Life is about God. Ang may-ari ng buhay ay Diyos. Nakalimutan natin ng tao sa mundong ito na ang Diyos, punong-puno ng pag-ibig, ayaw niya na may mapahamak. Ayaw ng Diyos na may mapahamak. Kaya lang problema, ang tao ay magpapasya. Hindi naman tayo ginawa ng Diyos na robot eh. Binigyan tayo ng sariling kalisipan, kalooban, pagpapasya upang pagpasyahan natin sa buhay natin kung tatanggapin natin yung pagpapahalaga ng Diyos sa buhay natin ito. Kaya, ano sabi po doon? The gospel accounts and tell us about this. Ang sabi po doon sa Colossians chapter 2 verse 13 to 15, kaya kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi tsaklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat na inaisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagotang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Marami pa palang pananagutan na kapaloob doon. Na binigyan diin pagpapahalaga ng Panginoon para sa atin. Kaya wala ni isa sa atin pwedeng umakyat ng langit kung wala si Jesus sa puso natin. Jesus is the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father but through Him alone. Ang Diyos po, nung siya'y nabayubay sa krus, si Jesus Christ, meron isang katagabinanggit, my God, why hast thou forsaken me? Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Pinabayaan ba siya ng Diyos? O dahil ang Diyos ay banal at walang bahid man ng kasalanan na tanggap sa Kanya, pinasa ng Panginoon ang lahat eh. Lahat ng kasalanan ng mundo. Sa paningin ng Diyos, maruming marumi. Pero pinasa ni Jesus yan, alang-alang sa tao. That's the message of the gospel. That's the message of Christ. That's the message of love and forgiveness. Ano pa sabi rito? Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Verse 15, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan at ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ibig sabihin po, tinapos na ni Jesus. Binayaran na niya. Paid. Paid. Amen. Meron siyang isang magaling na karpintero, sinisiran siya ng isang missionary. Sinabi niya, kapatid, alam mo ba, namatay si Kristo para sa iyo, para sa ating lahat, at lahat ng niyang ginanap ng Panginoon, alang-alang sa atin, mahalaga siya sa buhay natin. Hindi niya maintindihan yung salitang binayaran ng Panginoon at tapat na ang pagbayad ng Diyos. It is finished. Hindi niya maintindihan yun. Ang sabi niya ganito, ikaw ba gumawa ng magandang table na yan? Eh, meron siyang table na ginawa doon, finish. Ano na siya? Well polished, French-style polishing. Talagang mamahaling table na ginawa niya. Ang sabi niya, ano to? Kumuha siya ng katam, yung missionary katam, kumuha ng katam. Alam niyo yung katam? Hindi katamaran ha, katam, katam. yung plain, katam. Yung pang ano, pang kiskis ng kahoy, katam. Pagkatam. Ang sabi niya, ito ba'y ginawa mo o? Hindi kakatamin ko ha. Oh, saan ba't mo kakatamin? Tapos na yan eh. Finish na yan. Well done na yung job na yan. Yun nga sinasabi ko sa iyo eh. Yan. Ginawa na ng Panginoon ng lahat. Hindi mo na kailangan katamin. Done. Paid. Hindi pa ba naintindihan? Paid. Paid. Sino nagbayad? Ang Panginoong Jesus. And that's the message of the cross. Pag nakita niyo po yung cross, ano nasa isip natin? Ang laki kong pagkakautang, binayaran ng Panginoon. Salamat, Lord. Niligtas mo ko. Binigyan mo ko ng pag-asa at buhay. That's the message of the cross. It is hard to underestimate the importance of what happened at the cross. Kasi event siya. Ang cross, hindi lang siya symbol, but it is an actual event that happened. Aktual na pangyayari na ganap
sa kasaysayan ng mundo. Sa kasaysayan ng mundo. Kaya every time we celebrate Holy Week, it is an event from our heart. Amen po ba? Na meron pong Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay. As I wind up with this message, sa krus, hinarap ni Jesus ang aking kasalanan, ating kasalanan. Kinansila ang aking pagkakautang, ang inyong pagkakautang, ang pagkakautang ng mundo. At pinalaya tayo upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. That's the symbol of the cross. Always think about Jesus. When you see a cross, always think about Jesus. Hindi po yan pang agimat, ha? Walang saysa yan kahit na lumayo ka sa akin, maniningil ng buwis. May kasang kolektor. Hindi mo, effect yan. Ang cross po, yan, kahit sabit nyo yan, walang saysa yan. Kasi ang cross dapat lagi nasa isip natin, na puso natin. Kapag nakita tayo dyan, lagi natin naalala, ano? Kahit mag-antanda ka, may nag-antanda pa, ano dahil na-antanda na? Ano ba ang dahilan kung bakit meron yan? Kung hindi nyo naintindihan yung rason, significance nito, that's nothing. Walang saysa yun. Di po ba? Pero alam natin, ang mensahe ay nakaukit sa puso natin. Then every time, we always remember Jesus Christ's sacrifice. When we see a cross, always be reminded, it is a symbol of God's sacrifice, of God's love and forgiveness, and it is an actual event that had happened, that Jesus once came into the history of man, died for us, to save us. Amen. Hallelujah. Guruin ng Panginoon. Hallelujah. Maring may mga ginawang magandang Diyos sa buhay natin. May mga tayong mga tagumpay na nangyari sa buhay natin. Marami tayong patutuo. Pero huwag natin kakalimutan lagi. Wala pong hihigit na patutuo doon sa pag-unawa natin na tayo po ay binayaran ng Panginoon sa ating pong pagkakasala at niligtas niya tayo, binigyan ng panibagong buhay at pag-asa at buhay na walang hanggan. Wala pong hihigit dyan. Wala pong hihigit dyan. Amen. Ang sabi po ng Galatians 6:14, as I wind up, huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng aking Panginoong Jesucristo. Yun yung sabi ni Paul. Wala daw pang, sabi niya, wala daw dapat mangyari sa buhay niya na kanya pong ipagmamalaki maliban higit, no? Maliban doon sa ano ba? Doon sa krus ng aking Panginoong Jesucristo. Binanggit niya po kasi dito ito. Tingnan niyo po yung Galatians 6:14. Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmamalaki o ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. So tingnan niyo po, ang pagpapahalaga ngayon ni Paul ay may kinalaman dun sa krus ni Kristo. May tagumpay sa buhay niya, krus pa rin ni Kristo ang pangunahin. Ito po kung minsan ang problema. When we figure life and we views our life based on the context of world, ano yan? Pag nagtagumpay ka, liwan, negosyo, ay magaling ako eh. Pero si Paul galing, kahit magtagumpay ka ng negosyo, dapat ang pinakamahalaga pa rin para sa iyo ay yung krus ni Kristo. Yung sakripisyong ginawa ni Jesus. Lahat ng yan, anumang meron kang tagumpay, pwede mo ipagmalaki yan, pero dapat hihigit yung krus ni Kristo. Yung cause of Christ over our lives. Kakaintindihan po ba tayo? Ano man yan? Nagtagumpay ka sa pamilya mo, lagi mong isipin, the cause of Christ, it is always because of Jesus. Love and concern for us. Kung bakit kami tagumpay sa mundo, bakit marunong ka kaysa sa iba, always be reminded, sabi ni Paul, no, kung meron man ako'y pagmamalaki, kasi patay na ako sa mundo, buhay na ako kay Kristo. Always be reminded, it is always Christ, the center of it all. Ang sentro ng lahat ng bagay sa buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon sa punto na yan. Ngayon, tanong. Para sa iyo, ano pwede mo ipagmalaki? Meron ba? Every time we post something in the internet, may dating po ito sa nakikita, nakakapanood at nakakabasa.
Ang malungkot niyan, nalulungkot tayo pagkakulang yung likes natin. Ang likes mo, pastor, 3 lang. Ang lungkot mo naman. Pero natutuwa tayo pagka ang likes natin, 1,000,000. Pero no message na dala. Kung hindi si Christ, kahit 3 yan, kahit 1,000,000 yan, walang kwenta yan. In the viewpoint of God. Pero kahit 3 yan, pero may halaga yan sa Panginoon, mahalaga sa Diyos yun. Nakita natin. Ano ibig ko sabihin? The viewpoint of man and the viewpoint of God. Si Paul, sabi niya, ako hindi, pag mayroon man ako pagmamalaki, ang pagmamalaki ko, yung krus pa rin ni Kristo sa buhay ko. Ano mang tagumpay meron ako sa buhay. It is still the cross of Christ. And the cross of Christ symbolizes 2 things. It symbolizes what? God's saving grace and love, concern for me. For He saves me, a lost, a sinner like me. Deserve to be condemned, deserve to be punished, deserve hell. But God raised me up, saved me, changed my life, and gave me life eternal in His presence in heaven. And cross is an event. Pangyayari po ito na meron Diyos, anak ng Diyos, walang iba kundi Panginoon. Iniwan niya ang karaniyang langit na buhay sa at piling ng tao, nangaral ng katwiran, nagpayag ng pagliligtas niya at pagyakap niya sa atin hanggang sa inalay ang kanyang buhay upang ipako sa krus. Ipako sa krus. At yung nangyaring yon, tagumpay po yon para sa plano ng Diyos at sa atin. That is an actual event. Nangyari po at hindi po pwedeng burahin sa kasaysayan ng tao ang katotohanan na yan. At dapat hindi ito mabura sa isip at kalooban natin. Hindi po dapat mabura. The cross of Christ reflects the value of each and every one of us. It proves kung bakit tayo mahalaga sa Diyos. Amen. Kung ipiling mo, walang nagmamalasakit sa iyo, tumingin ka sa krus ni Kristo. It proves you are worthy and you are valuable to God's sight. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Kamusta na po ang krus ni Kristo sa puso at buhay natin? Hindi po yung pendant na suot nyo. O kayo nakasabi kung saan-saan. Kundi yung mensahe nito at yung kahalagahan nito sa buhay natin. Siguro naman tayo po lahat naintindihan natin ang dahilan kung bakit may krus sa likuran ko. Tanggalin ko man yan, di kayo magtatampo. Kasi wala dyan sa bagay na yan, nakasalala yung tunay na mensahe nito. Amen? Nasaan? Nakasalala po sa puso at isip ng tunay na niwala at tumanggap sa Panginoon at pinahalagahan yung tunay na dahilan kung bakit may cross ni Kristo. Kamusta na po? Pinagmamalaki po ba natin ang katotohanan na yan para sa iba? More than what we obtain in this world, more than worldly wealth, more than life asset, more than our talents, the cross of Christ. Hallelujah. Alam niyo po ba yung cross ni Kristo, ang dahilan din kung bakit tayo pinapagaling, binibiyaya, tumutugon ng Diyos sa kanting dalangin? Ang sabi nga doon, lahat sinagot ng Panginoon. Hindi lang yung pagliligtas niya, lahat ng issues ng buhay, inabot ni Christ, ni Jesus. Kaya nga't may blessing sa buhay na nagtitiwala sa Panginoon. Kapatid, ngayong umaga, kamusta na para sa atin? Tinanggap po ba natin pinahalaga ng krus ni Kristo sa buhay natin? Kung totoo, dapat pinagmamalaki natin yun. Kasi may nagpahalaga sa buhay ko at sa buhay nating lahat. Hallelujah. Shall we all pray? And those people who need blessing and prayer, pwede lang po lumapit sa altar, pagpipray po natin. But still, believe that the cross of Christ is the reason why we are here. Hallelujah. Abang umawi tayo, sino man pong gusto ng panalangin, kahilingan, lapit po kayo sa Panginoon. Isipin niyo po yung cross ni Kristo. Kung yung buhay na walang ganda, di niya pinagkait, ano pa kayong problema nating daladala? But think about the Christ of Jesus, the suffering that He made for us,
He offered His life for our sake. He is our great atonement of our sins. He is our hope, our trust. He is our healer. He is a great physician. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Siyang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. At wala pong issue ng buhay, hindi niya kayang abutin. Kasi kung inalay niya sarili niya, para sa ating spiritual at pangulang hanggang pangailangan, lalo pa yung material at pangsamantala. Pero more than that, pahalagahan natin ang Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. Maaaring ngayong umaga, meron sa inyo po na hindi nyo pa talaga pinagpasyang papasukin at paghariin si Kristo sa puso mo. Kapatid, ikaw, pagtatanungin kita, tiyak ka ba ng iyong relasyon kay Kristo? Tiyak ka ba na may buhay na walang hanggan ka? Tiyak ka ba na pinatawad ka ng Diyos sa iyong pagkukulan at pagkakasala? Tiyak ka ba na meron kang malapitang relasyon sa Panginoon? Kung wala at nais mong mangyari ito, bakit hindi ka sumugon sa panalangin ito? Sundin mo ang panalangin ito at gawin mo itong personal mong prayer. Sabi mo, Panginoong Jesus, sige po, kung gusto mong tanggapin si Jesus sa pagkakatong ito, sumunod ka sa panalangin ito, gawin mo itong personal at sarili mong panalangin. Sabi mo, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Binubuksan ko ang aking buhay na alam kong halantad ito sa iyo. Walang bagay po kung may tatago, O Diyos, sapagkat batid mo po ang lahat. Kaya lang po, Panginoon, ako po'y nagkulang, nagkamali, nagkasala at nalayo sa iyo. Alam ko po, Panginoon, relasyon ko sa iyo kung ako'y malapit o hindi. Gayunpaman sa pagkakataong ito, nais ko pong paghariin ka sa buhay ko. Nais ko pong tanggapin, O Diyos, yung mensahe ng krus ni Kristo. Nais ko pong kilalanin na merong Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay, na matay sa krus upang bayaran ang aking kasalanan. At ikaw yun, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, salamat po. Hindi mo ipinagkait ang iyong sarili para ako ay maligtas. Panginoon, patawarin mo ako sa pagkukulang, kasalanan na gawa. Linisin mo ang aking buhay. Bigyan mo ka ng bagong pag-asa. At nindalangin ko, Panginoon, makilala kita ng lubos sa buhay kong ito. Tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay ko. Tinatanggap ko yung sakripisyong ginawa mo dun sa krus ng Kalbaryo, namatay ka para sa akin, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa pagliligtas. Salamat sa pagbabayad mo sa aking sala. Salamat po sa lahat, O Diyos. Ito po ang aking taimtim na dalangin ang pagtanggap sa iyo sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Jesus. Ito po ang aking dalangin. Hallelujah. Salamat po. Lord God, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa sino mang nanalangin ang panalangin yon. Pangipadama mo sa kanya, O Diyos, na tunay ang pag-ibig mo po, totoo at buhay. Dalangin ko, Lord God, tulungan mo siya sa kanyang paglagong espiritual. Lord, magabayan po siya sa kanyang spiritual growth. Lord, sa kanyang pagsunod at pagganap ng katwiran mo sa kanyang buhay. Lord, salamat po. Gayun din, Lord, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay Diyos na tumutugon ng mga dalangin. Wala pong imposible sa iyo. Pero gayon pa man, bago kami manalangin, hayaan mo po, Panginoon, pahalagahan namin ang sakripisyo mong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi kung binigay mo kanyang iyong buhay, O Diyos, alang-alang sa amin upang maligtas ang aming spiritual bagay at pangailangan ito, how much more, Lord, ikaw pa rin ang Diyos na tumutugon maging ng mga simple at mga pangailangan pang mundo. Ito man ay kagalingang pisikal, ito man, Panginoon, may kinalaman sa financial needs, ito man may kinalaman sa family relationship, O Lord, anumang bagay na nandito sa amin pong daladalang problema, ngayong umaga, naniniwala kami, Panginoon, ikaw po'y Diyos na may kakayanang tumugon sa mga dalangin at hinaing ng iyong mga anak, O Diyos. Lord, ikaw po nakaalam ang problema ang amin pong nilalatag sa iyo sa umagang ito. Panginoon, marahil lang ilan po yung may kinalaman sa physical. Marahil, O Lord, may mga karamdamang dala ang bawat isa na narito. Hindi ko po alam, Panginoon, pero ikaw po, O Diyos, ang nakakaalam ng lahat. Alam mo po, Panginoon, those who are in pain, those who are suffering physically, those who have physical ailment, those who have defects in their physical body. And I pray, Father, in the name of Jesus, may your healing power and touch be upon each and everyone who dire needs of your healing touch. In Jesus' name, wala pong mahirap sa iyo. Panginoon, ikaw'y Diyos na buhay, makapangyarihan. Lord, walang mahirap sa iyo. Walang bagay na imposible sa iyo. Naniniwala kami, Panginoon. You are a God of miracle. And nothing is impossible with you. Oh, to those who believe,
To those who trust, wala pong mahirap sa iyo, Panginoon. Lord, healing power in the name of Jesus. Ganun din po, Panginoon, ang problemang pampinansyal. Maralang ilan po, Panginoon, meron pong kahilingan, O Diyos. Maraming meron siyang babayaran o mga mahalagang bagay na bibilin, O Diyos. O Lord, maraming dahil may pagkakautang na kailangan bayaran. Lord, in the name of Jesus, Lord, release them from debt. Lord, provide them, Lord, the supply that you want them to receive this morning in the name of Jesus. By your supply, Lord God, by your supply, Lord, pour it out, Lord, upon those people who put their trust upon you, Lord. Hallelujah, in the name of Jesus. Sustain the needs in Jesus' name. Sustain the needs. Sustain the needs, Lord. Hallelujah. Dalain ko rin, Lord, kung meron pong relational problem ang sino man, nilalapit at iniiyak na sa iyo, Panginoon, ang kanilang relasyon. Marahil mag-asawang di nagkakunawaan, o mag-anak, magkakapatid, Lord God, na nagbabangayan, O Lord, o problemang relasyon sa sino man, O Diyos. We pray in the name of Jesus, Lord. Lord God, renew their fellowship. Renew the relationship. May you, Lord God, be the center of it in the name of Jesus. May peace and bind them, Lord, to be one as, and again, O Lord, in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord, dalangin ko po, O Diyos, ang iyong pong pagtugon. Tulungan mo kami, Panginoon, mulat sa aming spiritual na buhay. Tulungan mo yung pagpalain, Lord God, ang aming kahilingan, Lord, sa pagkakataong ito. We pray for your blessing. We pray for your presence, O God. We pray, Lord God, bless my sister. Bless my sister, Lord God. Bless them, Lord. Hallelujah. Panginoon, igawad mo po, Panginoon, ang ilang pagpapala sa buhay po ng aming mga kapatid na narito, O Diyos. Sila'y lumapit sa altar, Lord. Alam mo po, Panginoon, yung bigating daladala. Dinadalangin po namin sila sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Wala pong bagay na mahirap sa iyo. Nothing is impossible, Lord God. Huwag kami mawala ng tiwala, Panginoon. Huwag kami manghinawang manalangin. Tulungan mo kami matatag, O Diyos, na aming pong tayuan. Mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Alam ko, Panginoon, di mo kami iiwan nag-isa. Patuloy mo kami pagpapalain, Panginoon, Lord. I pray, Lord God, to bless, Lord God, in the name of Jesus. Lord, empower these young people, O Lord. Empower them, Lord God, in the name of Jesus. Lord God, may your blessing, mercy, love, and forgiveness be upon them. In the name of Jesus, Lord, encompass their heart, encompass their mind, Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, we pray in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po tayong manalangin. Patuloy po tayong magpasalamat sa Diyos. Patuloy po nating ibigay sa Panginoon na ating kalagayan sa buhay. In the name of Jesus. Lord, I pray, Father, in the name of Jesus. Bless this kid, Lord, in Jesus' name. Bless this kid. Bless nanay pa, Panginoon. Pagpalay mo si nanay, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord. Lord, bless my sister, O God, in the name of Jesus. In Jesus' name. Empower them with your spirit, O Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po tayo magpuri sa Panginoon, magpasalamat. Lord, I pray for my brother. Whatever in his need are, Lord, bless him, O God. Bless him. Bless my sister, Lord God. Bless him, Lord. May your comfort, O God, your touch be upon her in Jesus' name. Hallelujah, Lord God. Lord, we uphold him to you, Lord. I pray for my brother, Lord. Whatever his need are, pray in the name of Jesus. Pray for my sister, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Father God, Lord, I pray in the name of Jesus. Blessing flows. Empowerment flows, O God. Healing flows in the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. I pray. Lord, bless my brother, Lord. Bless my brother. Bless my sister, Lord. Oh, hallelujah. In the name of Jesus, Lord, magpalay mo po, Panginoon, kapag kapatid namin ito sa iyo. Oh, Diyos, biyaya at pagpapala at kalakasan ay sumagana sa kailang buhay sa pangalan ni Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Pinupuri, sinasamba kita. Panginoon, salamat po. Also pray those people are sitting in the back of the Lord. We pray for them. Empower them. Palay mong buhay nila, Panginoon. Abutin mong kailang mga pangailan, kalagayan, kailang mga kailingan, ang kailang hinaing, ang kailang prayer request, O God. We pray for them all. In the name of Jesus, salamat po, Panginoon. Mahal. Dakila. Hallelujah. Siya nga po, Panginoon. Hallelujah. Nasa
Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Lord, minsan pa, O Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa mga bagay na patuloy mong ginagawa sa aming buhay. Salamat, Lord, patuloy mo'y pinapaalala sa amin kung gaano kami kahalaga sa iyo. Huwag po namin sana pong itong baliwalain at sa lahat po ng aming ginagawa, sa aming minaroon, sa lahat ng sandali ng buhay namin, lagi namin maalala ang kadakilaan ng pag-ibig, pagliligtas, pagpapatawad sa amin. Panginoon, mabahagi po namin ikaw sa iba at gamitin mo ang buhay namin as a channel po ng blessing para po sa aming kapwa. Maging witness po kami ng iyong buhay ng mabuting balitang patutuo at kung saan, Panginoon, patuloy namin ipapahayag sa iba ang kabutihan at kadakilaan mo at pagliligtas mo. Alam namin malapit ka nang dumating, Panginoon, madatnan mo nawa kami, Panginoon, patuloy na nagpapahalaga sa krus ni Kristo. Lord, all the glory, honor belongs to you. Praise and worship is yours, O God, in the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Praise God. Buri ng Panginoon. Amen. Kayo po'y makakabalik na muli sa inyo pong kinaupuan. Hallelujah. Praise God. Buri ng Panginoon. OMG, One Mission Giving. Ang OMG ay may layuning magbigay ng pondo sa Philippine General Council of the Assemblies of God kung saan kabilang ang ating simbahan sa kanilang proyekto na makapagpatayo ng 10,000 simbahan sa buong Pilipinas sa loob ng 10 taon hanggang sa dumating ang taong 2033. Lahat ng mga mananampalataya na nagmamahal sa Diyos at sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus, bata man o matanda, mayaman man o mahirap ay hinihikayat na sumali. Hambagan. Bawat bahagi ng lahat ng mga simbahan ng Assemblies of God sa buong Pilipinas, miyembro man o hindi, ay maaaring magbigay ng minimum na 50 pesos kada buwan. Maaari din naman silang magbigay ng higit sa nabanggit na halaga. Sabayan. Bawat simbahan sa buong Pilipinas ay sabay-sabay na magkokolekta ng kanilang kontribusyon sa naiktakdang Linggo ng Misyon o Mission Sunday. Anihan, ang malilikom na halaga sa OMG ay magpopondo sa mga manggagawa na makikibahagi at sa mga pagsasanay na kanilang gagawin at maging sa pagbili ng mga ari-arian para sa 10,000 maitatayong simbahan sa loob ng 10 taon. Patuloy. Ang OMG ay inaasahang regular na isasagawa ng lahat ng simbahan ng Assemblies of God sa buong bansa. Paglulunsad. Ang OMG ay magsisimula sa buwan ng Oktubre taong 2022, kaya magpapamigay sa inyo ng commitment form ang ating mga ushers. Pakisulat lamang ang mga kailangang impormasyon sa form at punitin ang kanang bahagi nito at ibalik sa mga ushers. Ayan po, ang ating OMG. Ngayon po, meron po kayong, kung natatandaan niyo po, last year po ay may mga pinirmahan tayong commitment form. So ang ating OMG po, ito po ay patuloy hanggang 2033. Marami pong ways para tayo po ay magpasalamat. Amen po, meron tayong awit sa Panginoon, pagpupuri, meron din isa din pong ways to give thanks to the Lord is through giving. Okay? So, ngayon po ay ating ano po yan? Ayan po. Okay. So, ngayon po ay fourth Sunday. So, every fourth Sunday po tayo bibigay sa ating OMG. Ito po ay 50 pesos per month. Ayan po. Para po sa pagtatayo ng mga iglesia hanggang year 2033 po, every fourth Sunday. So, medyo magaling po ako sa math, kinumpute ko po. So, kung 50 pesos per month,
every day, kailangan lang natin mag-save ng 1.66. Yan. So, sobra, less than 2 piso, sobrang gaan na po yun, di ba? Joke lang po, kinalculator ko yun bago po ako umakyat. So, naghanda na po ako. Ayun po, so we just want to remind everyone. So, ngayon po, ang ating pong OMG box po ay nasa harapan dyan. So, ihuhulog nyo lang po ang ating OMG commitment. Ayun po, sa halagang 50 pesos. Lahat po ba tayo ay masayang nagbibigay para sa Panginoon? Sumigaw ng malakas na amen. Amen. Ayan po. At additional announcement po, meron po tayong 7 last words. Okay? So ito po ay Good Friday. Ito po ay online. Ayan. So hindi na po natin kailangan pumunta dito sa ating bahay sambahan. Ang ating 7 last words po ay online. Ito po ang ating Good Friday service. Gaganapin po to April 7, 2023, 9 o'clock a.m. Siyempre po, sa ating Caloocan Bethel Assembly of God Facebook page. Ayan po. So, next week na po ba to? Hindi, next week pa. Ayan, so excited, no? Pero po, ang ating Easter sunrise or ang ating Easter cantata, Sunday po yun, siyempre po, face-to-face po yun, April 9, same time po, 8:30 ng umaga. So magkita-kita po tayo online ng April 7, Good Friday, 7 last words. At face-to-face po dito sa ating bahay simbahan o bahay sambahan, April 9, 8:30 a.m. Okay po. Meron po tayong gaganaping mission ngayong taon. Yan. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Ayan po. So, sa biyaya po ng Panginoon, nagkaroon na tayo ng mission again, okay? After the pandemic po. Gaganapin po to sa April 18 to 24. Okay? So, ilang days po yun? April 18 to 24, this year po, 2023. Lahat po ng gustong sumama sa mission, magpalista na po sa ating mga ushers. Sino po dito ang gustong sumama? Taas ang kamay. Ang dami. Ang daming nahihiya. Okay. At eto pa po ang maganda. Okay? Eto pa po ang maganda. Ang pamasahe po ay KKB. Oh. Bakit maganda yun? Eh, KKB nga. Siyempre, the more po na nag-i-invest kayo para sa kaluwalhatian ng Panginoon, the more ang pagpapala. Amen po! So, pag may nagsabi, ay, lilibre kita! Wag na, ako na. Siyempre, mas maraming blessing pag talagang pinaghirapan. So, i-announce po kung magkano ang inyong magiging pamasahe sa mission. So, the more the merrier kasi po, mas marami, mas maghahati-hati. Tama po ba? Maghahati-hati sa pamasahe. Kaya parang may fix kasi na pamasahe sa bangka. Si, hindi ko na po muna masyadong kukwento ngayon. Kasi hahaba. Pero yun po. So, ngayon pa lang po, pagka-announce, mag-ipon na po tayo kung willing po tayong sumama. At doon naman po sa gustong sumama, pero hindi po makakasama physically, huwag po kayong mag-alala dahil may mga ways po para ma-share po natin ang God's goodness sa ating mga kapatiran. Pwede pong through financial support, pwede din po yung mga ipapadala nyo ng material things like clothes, food. Ayan po. So maraming ways po para makatulong at maihayag ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Amen. Kung gusto niyo rin po, willing kayo mag-support din. For example, may kapatiran kayong gustong sumama, medyo kulang, ay bro or sis, sagot na kita. Ayan. Pwede yun ha. So, sinong gustong tumulong at sumuport sa ating mission for the Lord? Sa Mindoro, amen? Amen. So, walang excuse. Okay. Ayan po. So, ang ating pong prayer meeting ay patuloy din po every Wednesday, 7:30 p.m. sa ating Zoom. By Zoom po to, through Zoom. Ayan po. Ina-announce po yung link. So, nakikita kita naman po tayo dun, di ba? Every prayer meeting Wednesday, 7:30 p.m. Bible study, 7:30 p.m. din po every Friday.
Yan po. Men's fellowship every Sunday after the service. Mga kalalakihan po, meron po tayong gawain. Ay, meron po kayong gawain. Hindi pala kalalakihan. Meron po kayong gawain every Sunday after the service. At ang mga kababaihan po, women's ministry every second and fourth Sunday of the month right after the service. So, fourth Sunday po, meron po tayong ngayong kababaihan. Okay, youth fellowship every Sunday right after the service. At meron na po tayong Sunday school. Ayan po. So, yung mga anak po natin, okay, every 9 o'clock po yon, every Sunday, sa baba po yon. So, pwede po natin silang ihatid. Okay, may mga teachers po na mag-cater sa mga bata sa baba po, 9 o'clock a.m. Face-to-face na po. Meron din po tayong vesper service every Sunday tuwing alas 5 ng hapon mag-i-start. Okay po? Ayan po. So, kung wala na po tayong, ito pa pala. Okay. So, ito po. Special announcement. Gawad Parangal. Ayan po. From Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, Gawad Parangal ay ipinagkakaloob ng may kagalakan sa Caloocan Bethel Assembly of God. Tayo po yun lahat. Hallelujah. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Ayan, meron po tayong lahat parangal. Para po saan to? Tayo po, ang ating baha, ang ating iglesia, ay first place, top revenue remittance, okay, church edition. Ayan po. Ano pong ibig sabihin nun? First place po tayo. Okay. Sa pagtatides, tama po. Sa pagtatides. Ito po ay unang-una, nagpapasalamat tayo. Award lang, you know. Siyempre po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Okay? Dahil, bakit tayo nakakapagbigay ng ating mga ikapu? Dahil, pinagpapala niya po tayo. Amen. Yung 10% nga po, parang kulang pa yun eh, na ibabalik sa kanya sa biyaya. Minsan po, hindi nyo inaasahan yung blessings ni Lord buhos talaga. Amen po. At pinangako po ng Panginoon, ang magbibigay po, ibabalik niya ng siksik, liglig, at umaapaw. Amen po. At ngayon po, ito po ang patunay. Hindi po ito patunay na mayaman ng taga Bethel. Hindi. Ito po ay patunay na patuloy ang katapatan at kabutihan ng Diyos sa lahat ng CBAG members. Amen po. Amen! Ayan. Bilang pagkilala sa kanyang matapat at mataas na pagbibigay ng mga kaloob sa ating distrito bilang iglesia sa taong 2022. Ayan. So, sign ang ating poging district superintendent. Siyempre, walang iba, si Pastor June. Okay. At marami pa pong iba. Si Pastor Jun lang yung ayan. So, praise God. Hallelujah. At ngayon po, magtatapos na po ang ating gawain. Inaanyayahan ko po na lahat na tumayo. Patuloy po tayong magpuri. Sabi nga po, ang pagpupuri at pagsamba sa Panginoon ay hindi naman natatapos sa pag-alis natin sa bahay-sambahan. So, patuloy po tayong magpuri sa Panginoon. Salamat o Diyos! Yes, Lord God. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, O Diyos. Sa bawat umagang kaigan, simulang magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw, sa bawat at ng ligaya at bawal.
Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong ginawa, Lord God. Salamat sa iyong ginagawa, Panginoon. At salamat, Lord God, sa iyong mga gagawin pa sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan, Lord God. Salamat, Panginoon, at nakakagising pa kami araw-araw, Panginoon. Nakakasurvive kami, Lord, sa lahat ng aming pamumuhay everyday, Lord God. Salamat, Lord, sa cross na sumisimbolo ng iyong biyaya, ng iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, taglay namin ang iyong pag-ibig, Panginoon. Taglay namin ang iyong kabutihan. At tulungan mo po kami, Lord God, dalangin namin na sa pag-uwi namin, Panginoon, sa pag-alis namin sa bahay, sambahan na ito, Panginoon, ay maihayag namin, Panginoon, ang katapatan mo sa buhay namin. Lord, ma-share namin sa iba, Panginoon, sa lahat ng nakapalibot sa amin, Lord God, kung gaano ka kabuting Diyos, Panginoon, kung gaano ka kadakila, Panginoon. Ma-share namin yung pag-ibig mo, Lord God, na ibinigay mo sa amin dun sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Yung kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Yung buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa amin, Panginoon, ay may bahagi din namin sa iba, Panginoon. Tulungan mo, Lord, kami, Lord God, na mamuhay at mag-shine, Panginoon, sa iyong pangalan to glorify you, Lord God. At makita nawa ng iba, Panginoon, sa aming mga buhay, katauhan mo, Panginoon, at mamuhay kami, Lord God, nang naaayon sa iyong kalooban. Maraming maraming salamat, Lord. We bring you back all the glory, all the honor, and all the praises. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Tas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Maging po sila nasa kanilang mga tahanan sa mga kinaroon sa ating pong pansamantalang pagwahiwalay at pagtatapos ng gawain ito. Taglayin at tanggapin ng bawat isa sa atin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama. Biyay at pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak at ang patuloy na pagkipisan, patnubay at gabay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po. God bless po sa inyo. Malay tayo ng Panginoon. God bless.